guys, ito na yung pinutol-putol na tubo and dun sa previous video natin eh nilagyan siya ng reinforcement bar. Ayan. So ito na ngayon and binubutasan naman para sa reinforcement din ng cyclone wire. So binubutasan siya taas at siya sa taas, sa gitna and sa ibaba para sa kabitan ng wire or dun sa ating cyclone wire. Ayan. So as you remember guys, detachable or removable tong ating pens. Kaya ayan, binubutasan siya para weldingan din ang bar para naman sa pagtatalian ng cyclone wire. Ayan, hindi natin na kailangan i-welding guys yung cyclone wire kasi removable nga itong ating pens. Ayan, yung ating cyclone wire. Kaya ang mangyayari guys ay itatali lang natin dito sa ilalagay nating bakal sa binubutas natin or binabarinahan. Ayan. So insert natin dyan yung bakal, i-weld or i-welding, and then dyan natin itatali yung ating cyclone wire. And so and guys, and ito rin yung ginamit nating tubo kasi mas nakakatipid tayo dito kaysa dun sa concrete post. Bukod sa mabigat na eh medyo may kamahalan din, kaya medyo mahirap mag-transport, kaya itong ginamit natin tubo. Ayan, 2 inches diameter siya, and lalagyan na lang natin siya ng simento sa loob, and then yung puti nga, and then ibabaon na lang natin sa ating farm. Ayan, para sa paghahati ng farm natin, which is taniman yung kalahati, and para dun sa pre-range sa goat, chicken, and pig. Ayan. So dito muna tayo sa goat, and next plan natin ay yung mga iba't ibang animals. Ayan. So sa animal farming tayo, and iba't ibang uri ng animals yung ipa-farm natin doon, kaya minabuti natin na medyo maayos na yung ibabakod natin. Although removable or detachable siya na bakod, eh mas madali para sa atin kung sakaling mag-widening tayo or maglilipat ng bakod or ng ating pens. Ayan, so tinutulungan tayo ng ating mga bayaw. Ayan, 3 sila, and si Doc na nag-aalaga ng ating mga nire-raise na goat. Ayan. So goat muna tayo ngayon, mag-concentrate, and after natin na maihanda yung mga pakain and legumes, eh next natin ay pig, and yung mga susunod pang mga animals like chicken. Ayan. Ito sila, and tulong-tulong itong ating mga bayaw para sa paghahanda ng ating pens. Ayan. Ito po si Kuya Mabs. Si Kuya Mabs din ang engineered niyan or nagbigay sa atin ng tips and ideas kung paano gawin yung removable or detachable pens. Ayan. So siya rin ang nag-idea niyan or nagbigay sa atin ng tips para mabilis lang siya lipat kung sakaling ililipat natin. And after natin maputasan guys and mawildingan ng bakal, ilalagay na natin yan or lalagyan na natin ng puting. Ayan. As I said doon sa previous video ko, lalagyan natin siya ng puting sa loob ng galon ng mineral water, which is yung 4 liters na mineral water galon or plastic bottle. Doon natin siya ihulma or lalagyan ng puting. Ayan. So guys, ayan, isa na rin itong tips para sa inyo or idea kung paano gumawa ng removable pens. Ayan. So ang may taas guys itong pens natin na 6 feet, and then yung ating cyclone wire ay 5 feet, and may butas siya or mata yung ating cyclone wire na 4 inches, and hindi nakakasya dun yung kambing. Medyo nakakales tayo, and yan parang sa tubo rin medyo nakales tayo kaysa sa ating
concrete na binalak noona. Ayan na guys, nilagyan na siya ng puting. And yun na yung bakal na ibinutas. Ayan, so mas matibay siya. Kung mapapansin nyo, yun yung binarena. Yun na sa bandang puno. And ayan, kailangan natin medyo dip-dip siya or ayusin ang paglalagay ng simento para mas konkrito siya and walang bubble sa loob. Ayan, so may mga bato rin na tayong ilagay dyan sa loob. And ayan guys, after na matuyo ito or ma-cure, ma-dry, agad nating ibabako dito. And sa next video natin, ipapakita naman natin kung paano magbaon nito and kung paano magkabit ng ating cyclone wire. Ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo na puting sa mineral water. Ayan. So, inilagay natin siya dyan para at least kapag inilipat natin itong ating pens and mga post, madali siyang tanggalin and mailipat. So, yan guys yung tips and ideas para sa removable pens sa ating goat farm. Ayan. Kasi pwede nating i-move yan kung marami nating itatanim or lalawakan pa natin yung ating pananim para sa pagkain sa ating mga alaga. Ayan. Yung ating itatanim guys, hindi lang para sa kambing lang. Multi-purposes yun. Pwede sa manok, sa baboy, and talagang nakaplano yon para sa ating mga alaga. Ayan. And magtatanim din tayo doon ng para sa tao, like mga prutas. Ayan. And syempre, yung mga prutas na yon pagkain din ng ating mga alaga. Hindi lang sa tao, maging yung bunga. So, marami nating mga gawa doon sa babakura natin para pagtataniman. Ayan. And meron silang pagitan para hindi sila makapasok and makain or masira yung ating pananim. Ayan. So guys, ito yung ating project ngayon, ang pagpapabakod, and then next yung ating pagtatanim. And sa next video guys, papakita ko sa inyo or pasisilip ko sa inyo yung mga legumes or yung ating mga itatanim para sa pagkain sa ating mga goat. Ayan. And iba pang alagaan natin or binabalak alagaan. Ayan guys, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating video and magkaroon kayo ng tips and ideas how to raise animals. Ayan. Thank you guys and God bless.